Ayun mga kabarski, may humahabol pa na magbaba ng isda dito at magbenta. Ayan. Dito tayo sa ano, sa fish terminal ngayon. Tabing dagat na tong aming lugar mga kabarski. Ayun, papakita ko sa kanyo sa likuran ko yung terminal. Ayun, halos napakaraming tao ngayon dyan kasi Sabado ngayon. Pagsakan ng isda sa tabing dagat mga kabarski. Good morning mga kabarski. Araw na Sabado ngayon, November 16. Dito tayo sa fish terminal dito sa Barangay Hulugan, Ulutan sa Cavite. Alamin natin ngayon ang mga presyuhan dito sa palengke at kung anong isda ang mga nahuli ng ating mga namamalakaya. Ayun nga mga kabarski, may dinalang isda doon at ating susundan. Tara na mga kabarski, tayo mag-ikot-ikot doon sa loob ng palengke. Itong tumpukan ng laula mga idol, 50 pesos lang. Yun, 50 lang, 50. 50, 50. Ay, marumi na yan. Asos. May bagong dating na ano na asos mga kabarski. Ayun, nilalatag yan para pag nakita ng mga customer o mga buyer kung gaano karami ang tumpukan ay bibili yan sila. Ito may dumating pa sa mutsarang isda mga kabarski. Yung isdang salingga or salay-salay o di kaya ay kabayas, yun, sinasalansan. Mabibili lang natin ng 230 ang kilo ng salingga. Sa tumpukan ay 130. Ayun. Sa mga kabayas ay ganun din ang presyuan na 150 ang tumpok sa isdang kabayas natin mga kabarski. Ayun. No? Kaya maya-maya lang mga kabarski ay ano, ibubuhos yung ano, isda dyan. At nakikita nyo yung sistema kung gaano karami ang tumpukan. Ayun. Basta ang sistema ng tumpukan dyan mga kabarski ay 150 ang kada tumpok. Lalong-lalo na yung salingga. Yan. 150 ang tumpukan. Pag sa ibang klaseng isda, katulad ng asos na yun, 130. Hindi pare-parehas mga kabarski ang presyo dyan kasi minsan may tumpukan na maliit, may tumpukan na medyo marami-rami. Ayun, nakakonformi sa ano sa mga naglalatag ng isda. At kung gusto mong bumili ay kausapin nyo po yung siyang mismong ba ano diyan yung nagbubulong yun o ahente yun, doon kayo magtatanong kung magkano ang tumpok. Pagka tumawag kayo at sumang-ayon yung may-ari ng isda ay mapapasa inyo po yung isdang nilalatag diyan. Ayun, kung makikita nyo, di ba, pinaghati-hati na yan at nilalatag ng kada tumpok. Ang sistema, 100, ano yan, 150 yung salay-salay na yan or salingga. Ayun, basta ganyan mga sariwa ay hindi na nagtatagal yan. Mismong mga buyer din o mga nagninegosyo din sa isda, ang bibili niyan kasi ang gagawin ng mga yan ay ibibenta sa iba at siyempre may patong na yung presyo para kahit paano ay kumita rin naman ang mga iba nating mga mamimili. Yung iba naman ay dayo lang para mamili dyan. At ito nga, sunod-sunod ang pagdating ng mga isda na talaga namang sarap-sariwa. Ayun, halos kalimitan mga isda dyan, makikita nyo, salingga. O di kaya kabayas, yan. Yan lang ang mga isda sariwa ngayon na bagong dating. Malalaman pa natin mamaya kung may mga dadating pa na isda na gali sa laot. At ating aalamin ang mga presyuan, mga kabarski. Pagka mga ganyan mga kabarski tumpukan, sinabi ko na sa inyo kanina, 150 po. Itong bisogo ay ganun din yan. Pag ginawang tumpukan yan, 150 din po. Pero ang isang kilo niyan, 230 hanggang 250. Ito, 130 po yan yung isang asuhos. 130 ang bitahan. Kaya talaga namang sarang-sariwa at talaga namang papabili kayo mga kabarski. Marami kayong pwedeng gawin dyan sa isda na yan. Pwede yung prito, sabawan, paksiyo, pangat. Nakakonformi sa panlasa nyo mga kabarski. Ayun ang balang
magano diyan magdumiskarte kung paano yan pasasarapin ang isda na suhos. May tumpukan din dito ng hipong swahe, ibinibenta ng 130 ang tumpok ng hipong swahe. Sariwa-sariwa, at yung katabi nito na kabayas ay binibenta ng 230 ang kilo ng ating istang kabayas. Sa talakito kay 200. Ayun, 200 piso yan ang talakito natin. Ayun, talaga namang sariwa-sariwa mga kabaroski. Tayo mag-ikot-ikot pa dito at ating sisilipin. Ayan, ang tumpukan ng lawlaw na yung 100. Ayun, 100 pesos. Ayun, may ano dyan. Ayun, sariwa-sariwa yun, no? Isda na yun. Nabili lang yun ng 250. Yung isda na yun, yung isdang, ano nga ba yun? Nakalimutan ko mga kamaras kayo. Dito muna tayo sa kabila at alamin natin yung iba pa. Ayun, 150. Kabayas natin magkano? Ang tungkupan. Sa kabayas, o diba? Tarot na sa sariwa mga kamaras kayo, saan pa kayo? Kaya pag may time kayo, pasyal-pasyal kayo dito sa aming lugar. Alam niyo naman ang mga description natin yan o sa screen. Hindi yung makikita kung anong location natin. Para naman marating niyo yung aming lugar. Ayun. Dito, mag-ikot-ikot tayo dito. Ayan, may tumpukan ng ano dyan. Ano ba to? Asohos. Ayan. Ang tumpukan ng asohos ay 120 ang kilo niyan. Ah, kilo ang tumpukan. Yun, dito tayo sa kabila. Ayan, may lawlaw. Ayan. Ang lawlaw ay 100 ng ano niya, 1 kilo. Sa tumpukan, mabibili ninyo ng 50, may 80. Kumpormi sa dami ng tumpok, mga kabaroski. Ayun, tinatanggalan ng tubig ni Troka para makikita natin na sarong-sariwa. Ayun. Itong indong natin, binibenta na lang ng 100, no? Ito, 100 din. Ayun. Dito may, yan, 50 yung isdang tiririt, kung tawagin dito sa amin. Lugar. Ito, 50 lang yan, 50-50. Ayan, yung tumpukan ng lawlaw na yan, 50 din. Sa ating dalagang bukid ay 80. Mura dito sa Latagan, sa Papag. Ito namang bangus dagupa natin, 240 ang kilo niyan. Dito sa bansa, na parang galonggong ay ano, 200 ang kilo. Ayan, sa ano natin, 240 din. Sa ating gulyasan. Ito ang ano, alakak para magkano? 100. Ito, ang daming tumpukan, no? 100. Sa puno sa ano, crepe? Yung puno. Itong bangus na dinaing, 120 binibenta mga kabaroski. Mura na. Laki pa rin, nakatayo na yan. Kaya na rin, uy. Ano yung pusit magulan, no? Kibuslawi. Kibuslawi. Ayun, dumako tayo dito sa tumpukan ng malaway or sapsap. Binibenta ng 130 ang katutumpok na malalaway na ano, na medyo malaki-laki. Ito makikita nyo yung lapu-lapu, kanuping at saka loro ay binibenta ng ano yan, 350 ang kada kilo nyo. Mamimili na lang kayo kung alin dyan yun yung mga kabaras. Dito sa espada ay mabibili natin ng 150 ang katutumpok. Ayun, lahat na makikita nyo dyan, lalo yung bisogo at saka kabayas, 150 na lang din ang tumpukan. Kung talagang pangbenta nyo o pang gawin nyo pang negosyo, matatawaran nyo ng 130 yan para kahit papano may tumbo kayo. Idol, magkano yun, Idol? 150, Idol. Mura, para nakajakpat ka sa loto niyan. Sari-sari pa, no? Sari-sariwa. Balot na yan. Ito may good size na ano na bisugo at saka kabayas. May tangigi at saka ano, mali-mali. Itong po kanyan 160. Kasi good size yan yung ano na yun. Yung bisugo at saka kabayas. Ayan. Ito naman sa isdang tangigi ay binibenta ng 350. Nasa kulay dilaw na batya. 350 ang bintahan niyan ng isang tangigi natin. Yung katabi na lawlaw or ano, tamban, bali, ano yun, 100 pesos ang kada tumpok. Yun.
Dahil marami yun eh, maraming tumpukan. Pero pag maliit na tumpukan ng tamban or lawlaw ay mabibili mo lang din 50 pesos mga kabaroski. Ayun, bumili ng 2 kilo na tangigi na maliliit yung mga tinder, yung mamimili dyan. Ayun, pinipili lang yung medyo malaki-laki. Kasi yan ang request ng ating mga mamimili eh. Kaya no choice ang ating mga vendor. Kaya ibigay ang hilig ng mga customer nila. Ayun. Hindi ka naman lugi kasi sa sariwa yan. Talaga namang bagong huli yan kanya sa laot. Kaya lang naman may yelo yan mga kabaroski para hindi agad masira. Ito, naispata natin yung tumpukan ng malaway na good size. Binibinta ng 130. Sa talakitok na 2 piraso at merong 3 piraso, binibinta ng 150. Mahal yan kung tutusin mga kabaroski. Kaya lang mura sa paningin dahil nga sariwa-sariwa. Kaya naging sariwa siya dahil sa naiisip natin na ayos na kasi sariwa naman. Ito mga kabaroski, 180 kilo ng alakaak, ganoon din sa asos. Pero sa tumpukan, mabibili na lang natin ng 120 yan. Yan yung bakoko, 250 na lang binibenta yan. Saka dito sa kabila, ayun, binibili niya atin ng 100 lang tumpok ng malawi. Kasi nga, malita ng presyo. Ayun mga kabaroski, hanggang dito na lang ating video at maraming salamat sa pagsama at nai-update ko na rin kayo dito sa mga presyuhan dito sa palengke. At inyong napag-alaman ang mga isang dumating ngayong araw. Ayun, sa muli natin pagkikita mga kabaroski ay huwag na huwag kayong mawala. God bless and happy viewing mga kabaroski.